Mitsubishi Montero. Nililinis tayo ngayon ng engine bolt, tsaka tanggalin natin yung signal pole. Unahin natin, tanggalin muna natin yung battery para makapag-upisa na tayo. Okay. Ayan mga kapatid, no? Unahin natin tanggalin yung tracking body. Tapos ito yung EGR, tapos yung tatanggalin din natin. Okay. Ayan mga katornilyo, tatanggalin na natin itong ating throttle body mga katornilyo. Keep on watching. Ayan mga katornilyo, no? Napakasan natin yung throttle body. Good morning sa inyong lahat, lalo na sa mga subscriber. Katornilyong RK po. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsuporta. Subscribe, yung mga hindi pa nakasubscribe, likes and share. Maraming salamat sa inyo. Ayan mga katornilyo, tinanggalan natin yung EGR valve. Ayan yung EGR valve mga katornilyo, ang dami na. Meron niya 4 na tornilyo tsaka 2 dito sa baba. Ayan ating EGR valve, pang Montero, Mitsubishi Montero. Yo mga katornilyo, ito natanggal na natin yung ating intake manifold ng Mitsubishi Montero. Ayan, marumi yung mga ano niya, air passage niya, sobrang carbon, napakarumi. Kaya kailangan mga katornilyo, mini-maintain natin yung cleaning nito kahit mga 50,000 kilometers pagpalinis na tayo, para hindi gumanit umabot ng ganito na matigas na halos yung carbon nyo, halos ayaw nang magpatanggal, kapit na yan mga katornilyo, no? Ito naman yung kanyang engine. Ayan, medyo marurumi na rin talaga yung mga air passage nya, kaya kailangan minimaintain natin yung sasakyan natin, papalinis tayo ng EGR lahat ng mga air passage para kondisyon yung kanyang pagtakbo tsaka paganda. Yan mga katornilyo, no? Maglilinis muna tayo ng ating mga intake port, mabutas ng ating air passages papunta sa makina para makapag-reinstall na tayo ng mga tinanggal natin. Ito lang muna, linis muna tayo mga katornilyo. Mga katornilyo, ito nililinisin na natin yung ating intake port, intake manifold ng ating Mitsubishi Montero. Maya maya lang pagtaas tayo maglinis, install na lang natin ulit. Yan lang muna mga katornilyo, no? Cleaning time muna tayo. Yan mga katornilyo, no? Ito na yung kanyang EGR valve. Ito yung Montero, Mitsubishi Montero correction. Ito, lilinisin natin yung EGR valve niya ng Mitsubishi Montero mga katornilyo. Linisin natin yung ating intake manifold ng Mitsubishi Montero. Ito yung kanyang intake manifold, ano, pinalas natin yung valve sa loob. Ayan, dito yung mga parts ng iba, throttle body. Ito yung valve ng ating EGR, no? Ito yung kanyang pinaka-valve spring. Ayan, lahat ng parts linisin natin, kapatid na natin. Huwag ka-install na tayo, install na natin itong ating intake manifold. Ito nga pala si sir yung may-ari nitong Montero Sport. Mitsubishi Montero. Sir, pinagkatiwalaan tayo. Siyempre. Yan mga katornilyo, no? Naikabit na natin yung ating intake manifold, magta-tightening na tayo. Sequence natin yung paghihigpit natin mga katornilyo para lapat na lapat itong ating intake manifold. Yan lang muna mga katornilyo, no? Babalik na natin lahat. Antabayanan nyo na lang maya maya. Mga katornilyo, kakabit na natin yung EGR valve natin ito sa intake port. Hindi ko na siya tinanggal kasi maraming ano, maraming masyadong maraming ano, ibabalik masyado. Pero kung talagang hindi naman siya ubra, tatanggalin natin.
Ay, naiiwan ka dito isang kami. Ay, mga katoknilyo. Naikabit na natin yung tick manifold, kakabit na natin yung ating throttle body. Ito na rin, naikabit na natin yung ating AGR valve. Ngayon naman, kabit natin yung throttle body. Mga katornilyo, ay kabit na natin yung ating mga tinanggal. Naglinis tayo ng intake manifold, AGR valve, tsaka throttle body. All connection are cleared. Double check na lang tayo. Tsaka pagpa-start natin mamaya. Yan muna mga katornilyo, no? Ayan mga katornilyo, no? Natapos na tayo maglinis ng ating AGR valve. Tsaka yung intake manifold, throttle body, install na natin yung battery, tapos na tayo. Ganyan lang kadali yung paglilinis ng ating AGR valve tsaka intake manifold ng ating Mitsubishi Montero. Ayan, tapos na tayo. Mga tornilyo, na gustuhan nyo, pa-subscribe na lang, like and share mga tornilyo. Mga tornilyo, mga tornilyo, thank you.